Ikadalawamput-siyam ng Marso, Biyernes, sa ikatlong linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May isang guro ng batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Saduceo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Saduceo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus, "Ano ang una sa lahat ng utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang una, makinig nawa, o Israel, iisa lang ang Panginoong ating Diyos, at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa kaysa mga ito." Kaya sinabi ng guro ng batas, "Mabuti, guro, totoo ang sinabi mong isa siya at wala na maliban sa kanya. At ang mahalin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas at mahalin din ng kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa mga sinunog na handog at mga alay." Nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito kaya sinabi niya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito, kaya sinabi niya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." Ibig sabihin nito, nakita ni Jesus na tunay na nauunawaan at pinaniniwalaan ng guro ng batas ang kahalagahan at kadakilaan ng dalawang pangunahing utos. Pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Hindi siya katulad ng mga Pariseo, mga eskriba at iba pang mga dalubhasa sa batas na nagtatanong kay Jesus. Hindi para matuto at makaunawa, kundi para lang ipahiya si Jesus o ilagay siya sa alanganin. Huwag sanang kalimutan na ang dalawang mukha ng pag-ibig na ito ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Ang pagtupad sa dakilang utos na ibigin ng Diyos at ang kapwa ang magiging daan natin patungo sa buhay na walang hanggan kung saan umiiral din ang pag-ibig na walang hanggan. Pagsasagawa, kahit anong yaman mo, kahit anong meron ka, kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo, kahit na sa tingin mo wala ka nang mahihiling pa, pero kung hindi ka nagmamahal ng totoo, walang saysay ang buhay mo. Kahit na dukha ka, kahit na maraming material na bagay ang wala sa iyo, pero kung tunay kang nagmamahal sa kaibuturan ng puso mo, alam mo at nadarama mong tunay ka ring maligaya sa buhay mo.